Sino'y nagsabi ng 2 minutes? Ikaw yon, Morales. Oh, St. Luke's. Brother, yun yung nakalagay doon sa, ano, sa... So, sa drug test kit po natin, meron doon yung control line at saka yung line for the drug analyte. So, doon po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line. Ito po ay drug test kit para pong pregnancy test kit. Pupunta ako doon sa iyo. I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na hingin? Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas. Yun po yung hiningi niya. Hiningi ni? Nung pasyente. Sinong pasyente? Si Marcos po. Number one, this committee is in receipt of deed of absolute sale ng kondo ni Maricel Soriano. So, andito si Miss Marjorie Casiban. Ma'am, can you expound on this? This is coming from you. Yes, from your office. Honor. Good morning po. Good morning. So, the deed of sale was executed first day of August 2012. Am I correct? Correct po. So, you confirm this? Yes, correct po. And Jonathan Morales, the information you received from the confidential informant was sometime March 2012. So, inamin naman ni... Yeah. Inamin naman ni Maricel na siya ang occupant ng building ngayon, but the informant went to you March 2012, naibinta ang kondo August 1, 2012. So just for the record. And yung information na binigay niya sa'yo, I presume, hindi yun nangyari on the day that he reported it to you. It should been happening before. Okay, thank you. And another point is that this committee is in receipt of a letter coming from Attorney Paquito Ochoa stating therein that hindi siya maka-attend sa hearing natin dahil may sakit siya. And meron siya kasama, may attached dito na medical certificate from St. Luke's Medical Center stating that COVID-19 PCR viral RNA detected, interpretation positive. Positive daw siya sa COVID kaya hindi siya maka-attend. So sana kung hindi siya kung naka-attend siya ngayon dito, baka kung natapos natin itong in-entertain itong mga resource person na kailangan natin tanungin at kung nandito sana siya, baka I could have adjourned this hearing after this hearing. But bigyan pa natin siya ng chance, ha? So kumsik, ilang araw ba bago mag-negative sa COVID? 5 days? 5 to 7 days, sir. So okay lang kung bigyan natin si Secretary Ochoa ng 1 week? Ha? DOH? Sino taga DOH dito? Sir, wala po na, sir. Walang DOH? So we will be giving Attorney Paquito Ochoa 1 week to recover from COVID. And we have already sent to him 2 invitation letters. Yes, so by this time, you issue subpoena, yes, for his attendance before this committee. Yes, kung hindi pa rin siya mag-attend, baka warrant of arrest will be issued by this by the Senate kung hindi siya magpakita. Ha? Just for the record, dahil mahirap yung iniiwasan tayo. Well, you know, in-acknowledge natin, positive siya sa COVID, ha? Kaya bigyan natin siya ng another 1 week. Kung nandito sana siya, baka tapos na itong hearing na ito. Mr. Chair? Yes, go ahead. Is this committee going to conduct another hearing next week? Yes, next week. I thought this is the last hearing, Mr. Chair. Yeah, kung nandito sana si Paquito Ochoa, I could have decided to adjourn this hearing.
pero mahirap yung hanging tayo, Your Honor, kailangan humarap siya dito sa ating committee. Kaya para matapos natin dito. Yes, Mr. Chairman. Senator Tolentino. Maybe ask Yusek Vasquez, may paraan ba another alternative not in congressional hearings but in trials, court trials, take the deposition or what? Ano bang pwede mo i-suggest? Thank you for the opportunity to make a statement again, Your Honors. Actually, there are ways of facilitating testimony taking short of physical face-to-face. Yes, I know that. I know everything. I know everything, but I want him to be present physically here. Gusto ko lang mahirap yung magtatanong tayo na wala siya dito sa harapan natin. Kaya nga, nag-volunteer yung iba na online daw sila mag-testify, but I don't allow that. As far as this committee is concerned, we do not allow online attendance. Kailangan nasa jurisdiction sila ng committee na ito before we can take their statements. So yun ang akin. Major Honor. Thank you. Mr. Chair, may I know the circumstances why the presence of the former executive secretary is needed here? I'm not defending him because he's the former executive secretary of President Aquino. Yes, number one, he was mentioned in the deposition of Jonathan Morales that the operation was halted, was disapproved by former Deputy Director General for Operation Carlos Gadapan. Per orders of the then executive secretary Pakito Ochoa. So yun lang naman iko-confirm natin sa kanya para to, because we are trying to establish here kung talagang totoo yung sinasabi ni Jonathan Morales. Well, Mr. Chair, as far as I'm concerned, these are all hearsay and you cannot believe in all the alibis or the imagination of this particular resource person, Mr. President. Yes, I am taking your position on this matter, Your Honor, but when you say heresy, wala siyang personal knowledge. So let us define now what is personal knowledge. Personal knowledge is talagang siya ang nakakaalam. Siya ang nakakaalam, di ba? So right here, right now, I presume, hindi ako bugado, ordinaryong police lang po ako. Pero ito ang interpretation ko. Jonathan Morales has no personal knowledge as far as the action of Pakito Ochoa of stopping the said supposed to be surveillance and casing operation to validate that information. But he has a personal knowledge as far as that information is concerned. So, when we talk of personal knowledge, alam niya yung impormasyon. So, personal knowledge pa rin yan because nakausap niya si Gadapan na sabi niya, pinahinto itong operation natin, disapprove ko dahil ayaw ni Executive Secretary Ochoa. So, may personal knowledge si Morales of that information. Pero wala siyang personal knowledge as far as that incident is concerned. Na pagbigay ng order ni Ochoa na i-basura yung operasyon. So, yun lang sa akin. Hearsay, pero pag sabi natin personal knowledge, may personal knowledge as far as that information is concerned. Kaya nga, pinapatawag natin ngayon, and na-intriga lang ako, Your Honor, kasi pangalawang imbitasyon na natin ito, ngayon may COVID siya, so pangatlong imbitasyon natin dito, ay kuha na, subpoena na. I don't think the Senate will question my actions as far as this hearing is concerned because kailangan mabintin natin yung credibility ng Senado na kapag tayo ini-snub ng ating mga resource person na very sensitive information na dapat makuha natin galing sa kanya, ay hahayaan na lang natin siya off the hook. So, that's the opinion of the chairman of this committee.
Thank you, Mr. Chair. Yes, thank Mr. you. Mr. Chair, don't get me wrong. I am in full support of the decision of the committee chair. And I will continue to support the decision of the chairman of this particular committee, Mr. President. Thank you, thank you, thank you, Your Honor. I know you are very supportive. Mr. Chair, can I give my opening statement, if I may? Yes, you may deliver your opening statement. Thank you, Mr. Chair. Sa pagpapatuloy po ng pagdinig ng committee to, nais ko lamang pong bigyan linaw ang ilang mahalagang bagay para sa ating publiko. Ang pagsiwalat ng mga di umano'y dokumento mula sa Philippine Drug Enforcement Agency, kung mapapatunayan na wala itong kabasehan o katotohanan at pawag gawa-gawa lamang, ay sumasaklaw sa privacy concerns, due process at reliability of information. Ang pagbanggit ng mga pangalan ng mga individual na di umano'y sangkot sa paggamit ng ilegal na droga ay maaaring maglagay sa panganib ang kanilang buhay at maituring na paglabag sa kanilang pribadong buhay. Ito rin ay usapin na may kinalaman sa tinatawag natin due process at presumption of innocence, lalo na kung hindi ka mapapatunayan na sangkot sila sa anumang krimen sa ilalim ng tamang proseso ng batas. Maaring biktima rin sila ng maling interpretasyon o maling pag-uugnay sa usapin ng illegal drugs. Maari rin na magdulot ito ng political repercussions at magamit na instrumento sa pamumulitika. I am here to extend my full support as one of the vice chair of this committee to the esteemed chairperson conducting this committee hearings. It is our collective responsibility to unearth the truth behind the purported PDEA leaks and utilize it to shape effective legislation. My colleague and I are committed to achieving this objective through a diligent and impartial approach. Ang paksa ng pagdinig ay hindi umano ay PDEA leaks. Pero sinabi ng mga opisyal ng PDEA na walang ganitong pangyayari. Sinasabi ni Morales, meron daw. Nasaan po ang ebidensya? Isa sa mga natutunan ko sa pag-aaral ng batas ay ang legal maxim that he who alleges has the burden to prove this. Maliban sa mga statement ni Morales, ano pang ebidensya ang pinakita niya? Wala po. Mr. Chair, dinidinig natin ang testimonya ng isang witness na nanaharap sa mga criminal complaints sa isang lokal na hukuman at kabilang dito ang paglabag sa Article 180 ng Revised Penal Code, ang batas na nagtatakda ng parusa para sa mga taong nagbibigay ng peke o maling testimonya laban sa isang akusado at kasalukuyan itong nakapending sa MTC San Fernando, Pampanga. Bilang mga senador, meron tayong malalim na responsibilidad na atiyakin ang katotohanan sa mga pahayag ng mga individual na tumatayong testigo o resource persons natin. Ito ay hindi lamang tungkulin natin bilang mga mambabatas, kundi isang moral na obligasyon. Walang puwang sa ating mga pagdinig ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan o gumagawa ng perjurious statements, lalo na't nanumpa sila sa nagsasabi na pawang katotohanan lamang. Sa bawat pagdinig ay sinasagawa natin, layunin natin hindi lamang ang paghahanap ng katotohanan, kundi maging ang pagbibigay ng hustisya at pagtataguyod ng kapakanan ng ating mga kababayan. Sa mga bumabatikos sa akin na wala raw ako moral ascendancy para lumahok sa pagdinig na ito dahil ako raw ay convicted ng hukuman, nais ko lang bigyan din na ang pagdulo ko dito ay pagtupad sa akin tungkulin at responsibilidad bilang inyong senador na inihalal ng 15 milyong botanteng Pilipino na naniniwala sa aking kakayahan at nagtitiwala na kaya kong gampanan ang mga responsibilidad bilang isang lingkod bayan. Huwag kayong maglala. I am a man of conviction. Tungkulin ko na gampanan ang niatang na responsibilidad at mandato ng taong bayan. Hindi ako titigil sa pagtupad ng aking tungkulin
Kahit pa may ilan dyan na inaatake ako ng personal. Ang ating paglaho sa mga pagdinig ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang tungkulin ang ating sinumpaan. At kasama sa ating sinumpaan bilang mambabatas ay pagpapanatili ng integridad at tiwala ng ating mga kababayan sa ating institusyon. Hindi ito tungkol sa personal na interes, kundi tungkol sa paglilingkod sa bayan at pagpapalakas sa mga institusyon ng ating demokrasya. It is crucial that our legislative processes uphold the principles of truth, integrity, and fairness, allowing the dissemination of false information and fabricated narratives not only undermines the credibility of our institutions but also jeopardizes the pursuit of genuine justice and accountability. And we must prioritize evidence-based discourse and avoid providing a platform for those who manipulate the truth for personal gain or hidden agenda. By carefully distinguishing between fact and fiction and maintaining a commitment to truthfulness, we can ensure that our legislative hearings serve the best interests of the Filipino people. And I call upon the Senate Public Order Committee to uphold its duty to the Filipino people by exercising due diligence in verifying the veracity of information presented before it and by refraining from legitimizing falsehoods and fabricated stories. Mr. Chair, before I continue, I have a witness, a surprise witness, who can give some inputs because his name was mentioned during the first or the second hearing, and I want also to, with the permission of the chair, to call his attention and maybe to give some inputs and to corroborate what some of the resource persons and I myself to corroborate all the statements that I said during the last hearing, if I may, Mr. Chair. Yes, Senator Jingo Estrada. For the record, yung witness na iharap mo ay hindi yan kasama sa mga invited resource person by this committee. But then again, as I have said, I am for ferreting out the truth. Thank you, Mr. Kahit Chair. Na wala yan siya sa, hindi siya invited na resource person, but since dinala mo siya dito, I am willing to hear him. Huwag po kayo mag-alala. But then again, before you proceed with the presentation of your witness, I just would like to react on your opening statement that I would like to thank you for those reminders coming from a esteemed veteran colleague of the Senate. Alam ko mas marami kang alam kaysa akin, so I am taking all your advices and rest assured that as the chairman of this committee will not go overboard. When you say that I am entertaining, I am legitimizing falsehood, I would like to disagree that we are not entertaining. But thank you for this reminder. Hindi naman kaya nga tayo nagkakaroon ng hearing to hear everyone para pakinggan natin sila. Wala po tayong hidden agenda dito. It's up for us to evaluate yung mga sinasabi lang kung totoo ba yan o hindi. In fact, si Morales mismo, meron siyang mga sinasabi na pinapaniwalaan ko, meron din siyang sinasabi na medyo alanganin ako. That's for just to set the record straight. And rest assured, I will do my best as the chairman of this committee na hindi magamit itong committee na ito for any hidden agenda or any political or personal agenda ng ibang tao. Itataya ko ang buhay ko dito sa hearing na ito. As far as objectivity and neutrality is concerned. That's all. You may proceed. Thank you, Mr. Chair. Chairman, Mr. Chairman. Senator Torrido, sige na, if you may allow.
Go ahead, Chairman. Even without inquiring as to the nature of the testimony that would be given by the surprise witness, may we know, Mr. Chairman, kung nakapanumpa na ba yung surprise witness? Wala pa dito? Wala pa. Surprise nga. Surprise nga. So, therefore, you are not objecting, huh? You are not objecting to the presentation of this witness? We rely on the ruling of the chair. Well, I rule in the spirit of transparency and fairness. Kahit na hindi ko siya invited, since siya ay invited ng ating colleague din, pakinggan ko. Pakinggan natin. I'm willing to hear. I rely on your ruling. I'm not so sure about the sentiments of Senator Scudero here. You want to share your sentiment? But by the way, I would like to acknowledge the presence of Senator Scudero and Senator Bongo. Thank you very much, Your Honors. Mukhang dumadami na akong kasama dito. Lumalakas na yung loob ko. Andiyan na kayo. Marami na akong reinforcement. Thank you. Please, probably conditionally, Mr. Chairman, because I want to be surprised too. I don't know the nature of the testimony to be given by the witness of Senator Jinggoy. But I'm willing to go along with the chairman's ruling to allow this witness for the meantime. Well, thank you. As I have said, no holds barred ako dito. Kahit sino, pakinggan ko. That's why we have a hearing para pakinggan natin. Senator Jinggoy, before you continue, you want to say your okay? So please, Senator Mark, may opening statement ka? Okay, go ahead, Senator Jinggoy. Mr. Chair, thank you very much. Pwede natin unahin yung St. Luke's, baka habang hinihintay natin yung ating witness. Yes, unahin natin yung St. Luke's. What about St. Luke's? Anong tanong natin dito? Ha? Tungkol dun sa time ano? Yung 2 minutes na drug test? Yes. Sino yung nagsabi ng 2 minutes? Ikaw yun, Morales. Oh, St. Luke's. Your Honor, yung nakalagay doon sa ano, sa report doon. Yes, nabasa ko. Thank you. St. Luke's. Dr. Ana. Yes, sir. You were the one who signed this? Yes, sir. Can you just explain before the committee ano raw yung kino-complain lang yung 2 minutes lapse or 2 whatever? Minutes and 54 seconds. Yeah, before you answer the question, please introduce yourself para malaman namin yung qualifications mo, ma'am. Good morning po. I am Dr. Maria Cecilia Lim. I am the laboratory head of the drug testing. Before that, Doctor, I'm sorry to interrupt, Mr. Chair. Can we have our surprise witness be seated here? And he is the former PDA chief. Of course, you know him very well, Mr. Chair. Yes, in fact, another former PDA chair here, PDA Director General, General Kakdak, may former senior officer in the PNP. Kahit na may sakit siya, pumunta siya dito. Inoperahan siya sa likod, pumunta siya dito. So, thank you, sir, for coming over. Thank you. You did not let me down. Thank you, sir, for the invitation. And also, my upperclassman, the former officer of the PNP, General Pilisardo Serapio. Sir, thank you. Again, you didn't let your underclassman down. Thank you for coming over. Salamat, sir. Chairman, is your point of order, Mr. Chairman? Huh? Point of order. Yes, go ahead. Where do we start? With the surprise or... St. Luke's muna. Please continue, ma'am. At saka yung... sige. Go ahead, continue. St. Luke's. So, head po ako ng drug testing laboratory ng St. Luke's Medical Center, Global City. So, yung 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow namin na lumabas yung line ng drug test. Pag lumabas po yung linya, hindi na humawawala yun, negative na kayo. Pero yung naghihintay kayo na mag-a-appear yung linya, hanggang 5 minutes po yung maximum. So we can get
sorry po, 40 to 50 seconds, may resulta na po. Ano, 40 to 50 seconds, may resulta na? So yung doubt nila na 2 minutes so fast is not improbable and is not impossible. Correct, sir. Correct? Yes, sir. Okay, we may have the answer. May linya ba lumabas, doktora? Good morning. Please identify yourself. I'm Jereza Reyes, the drug analyst from St. Luke's Medical Center, Global City. So as the analyst po, yes, may lumabas po na line. So sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Negative? Yes. Negative? Yes po. Alright. Mr. Chairman. Yes, Mr. Chairman. Go ahead, Senator Escudero. Permission of Senator Jingoy. On this point, Doctora, Doctora Fernandez, yung 2 minutes and 54 or 57? 54. Ito yung oras na lumipas mula nung inilagay yung sample dun sa makina hanggang lumabas yung resulta. Tama po ba? Sir, hindi po makina. Ito po ay drug test kit para pong pregnancy test kit or so, para yung COVID. Hindi naman po. Idadrop mo lang yung urine sa one end, tapos hihintayin mo na lang siya. So wala hindi, ito, hindi ito yung kabuang proseso ng kinuha yung urine na 2 minutes lang? Yung transaction time po is the specimen collection. So pag abot po nung sample, tapos gagawin na niya. At yung rule ng DOH, hindi pwedeng lumampas ng? Wala pong rule ng DOH. Hindi pwedeng mas mabilis kesa? Ano yung 5 minutong binabanggit niyo po kanina? Yung drug test kit po na ginagamit namin, hanggang 5 minutes po, pwede niyong basahin. Now, I remember the press con of then-Executive Secretary, no, he was not yet Executive Secretary at that time, he was about to be, Vic Rodriguez. Sabi niya, tinest daw po sa lahat ng uri ng droga. Ano-ano pong klase ng droga tinest o lahat po ba kasama? Kanino po? Kay... Yung test po na ginawa ninyo? Cocaine lang po ang pinagawa. Cocaine lang po ang pinagawa? Opo. Hindi po kasama ang iba? Hindi po. Yung resultang yun po ba ay sinapubliko? Ano? Yes. Ano daw? I saw it on GMA, read it on the, in the papers. The results of the drug test. Is what? If I may answer, Senator Cheese, this was widely publicized in 2021, if I may recall, if my memory serves me right. So it was publicized, ma'am? It didn't come from St. Luke's. It we came from know. The person tested. So, Senator Cheese, yung drug test na ito na pinag-usapan na ito, yung sinabi ni Executive Secretary Rodriguez, this pertains to the drug cost? Yes. Yung ba yung sabihin? Yes. Opo. Yan yun? Opo. So, you said that particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya. Hiningi ni? Nung pasyente. Sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos? Then na Senator Marcos. Yun ang gusto niyang hingin about cocaine. Yun po ang hiningi niya. So, your laboratory is capable of tracing cocaine residues dun sa ihi ng pasyente? Yes po. So, iba yung gagamit nyo sa cocaine, iba yung gagamit nyo sa cebu. Iba rin gagamitin ninyo sa marijuana. Am I correct? Opo. Pero kung ako walk-in lang ako, pupunta ako dun sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na hingin? Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas magpa-drug test. Huwag niya ba nagtatanong na itest nyo ako sa cocaine? Itest niyo ako sa cebu? Itest niyo ako sa marijuana? Wala. Pupunta ako sa inyo magpa-drug test para pag mag-negative, dalhin ko yung dokumento, nag-apply ako ng trabaho. Yun lang naman ang ginagawa natin. Hindi naman kami nag-request sa inyo ng itest niyo ako sa cocaine. Itest niyo ako sa cebu, itest niyo ako sa marijuana. Hindi ah, pupunta ko sa inyo, please, conduct drug test. Oh, negative. Salamat. Dali ko ito sa in-applyan ko na trabaho. Oh, wala ako ha, negative ako. Bakit in-specify na cocaine?
Hindi. Sure ka? Usually kukin po kasi. Kukin ang hiningi ng pasyente ng panahon na yun? Opo. Mr. Chairman. Okay. Mr. Chairman. Thank you. Go ahead, Sir Ruchis. Since you're a PNP chief and we have a lot of police officers here, pag nag-a-apply ako para sa LTAP o permit to carry, required po ako mag-drug test. Di ba? Yung drug test po na nire-require ninyo, yung po ba'y para sa lahat din ng uri ng droga o hindi po? General Kuy. Sino po pwedeng sumagat? Thank you, Your Honor, and good morning to our honorable senators. Yung requirement for drug test, these are one of the required requirements for people applying for driver's license, permit to carry firearms, yung ating license to own and possess firearms. Meron din pong required random testing for secondary and collegiate level student. Random testing. Ang tinatanong ko po yung nag-a-apply para sa permit to carry firearms? Yes, kailangan po yun. Kailangan po ng lahat po ba ng droga tinetest? Shabu and marijuana po ang tinetest. Oh, edi pag nagkukukin ako, apply ako ng lisensya, pwede? Maring makalusot po kasi po yun po yung yun po yung to emphasize with the chairman's point, ah. See that. So for license to carry firearm outside of residence, ang tinetest lang po ng PNP ay shabu at marijuana? Yan po yung predominant. Yes or no, sir? Meaning, apparently there are different tests. Yes or no, sir? Recording in progress. Yes, Your Honor. Number two, drug test for driver's license. Ano lang po yung tinetest? Ganun din po. Shabu lang. Shabu and marijuana, for marijuana. And marijuana. So yan po yung nire-require ng gobyerno sa mga pagkakataong nire-require ang drug test? Yan, kasi po yan, iba-iba pong reagent na ginagamit dyan eh. At itong shabu being, and marijuana being the predominant drugs na ginagamit natin, yan po yung marami na tayong reagent. Sir, saan po nakasulat yan? Na shabu and marijuana lang ang tetest natin? Wala naman po, pero yan po yung practice na kinagamit natin. No, on the part of PDEA and especially on the part of the Dangerous Drugs Board, you are the part, especially the DDB, which is policy making, I think this fell into the cracks. Sino nagde-determine yung bumibili ng testing kits? Where is the policy coming from? Bakit sino nag-decide at nagsabing marijuana lamang at shabu? Meron pong dalawang test na ginagawa eh, yung screening and yung confirmatory. Pag nag-positive po yung sa first screening, ito po yung isa subject for confirmatory at sir, dito po malalaman. Sir, I agree sir, but my question is, where is it written na pag drug test required by government, whether for driver's license or for permit to carry firearm outside of residence, you only test for these two prohibited drugs? San po nakasulat yon? Sino nagbaba ng polisiyang yon? Sino nagdesisyon po nun? O nagkataon lang? Nakasanayan lang? Wala pong ganung policy. Yan lang po yung ginagawa. Siguro po dahil sa additional expenses kung gagamit pa ng reagent. Pero yun nga po, doon sa secondary testing po, doon sa confirmatory testing, dito po malalaman kung anong drugs yung na-detect doon sa initial screening. Perhaps this is another gap the good chairman of the committee can look into, Mr. Chairman. Why is it that it's only being only the tests for shabu and marijuana is being used? Because clearly shabu and marijuana would be called the poor man's addictive drug, while cocaine would be the richer man's addictive drug. So kahit pala sa testing, pinapaboran yung mayaman kumpara sa mayroon. Di ba dapat kung nagtitest tayo, gaya ng sinabi ni Senator Bato, lahat na. But the point I'm driving at, Mr. Chairman, is kung ang gobyerno namimili ng kung anong droga ang itetest, lalo naman siguro kung yung individual na magpapatest, kung anong babayaran niya. And I remember that time, I think this test was done in November. And issues were being raised with then-candidate Bongbong Marcos that these issues were raised to against him. That allegedly, he was a cocaine user. And that's why, at that time, they conducted these tests to answer in light of the political, perhaps, weather at that time, the issues being raised against him, although...